Let us prepare our heart and our mind sa mensahe po nating papakinggan at dadalhin po nating Panginoon sa magitan po ng inyong lingkod. Ang title po ng message po natin is Life in a New Normal. No? Life in a New Normal. Siguro at nakita nyo yung life dito, L-I-F-E. May mga tuldo ko, may mga kahulugan po yan at iisa-isahin po natin itong life na ito. Buksan niyo po yung Bible niyo kung saan po ito yung pagbabatayan po natin. Sa Ruth chapter 1 verses 1 to 7, kagaya po ng nabanggit ko po sa inyo last Sunday, ay magkakaroon po tayo ng sermon series po dito na patungkol sa new normal, na kung saan ay napakagandang gawin po nating ehemplo, modelo, itong si Ruth pagdating mo sa tinatawag na panibagong normal ho. No? So again, buksan niyo po yung Bible niyo sa Ruth chapter 1 verses 1 to 7. Huwag niyo isasara, isa-isahin po natin dito kung anong sasabihin sa atin ng ating Panginoon dito sa Ruth chapter 1 verses 1 to 7. Tayo po sandaling manalangin. Let us pray. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na yung ginawa sa bawat sa amin. Panginoon, isasantabi muna namin ang aming mga alalahanin, ang aming mga iniisip. Isasantabi muna namin, Panginoon, ang aming mga priorities, kundi Panginoon, ifo-focus na muna aming pag-iisip at puso sa iyo upang ang madidinig na mensahe ay magsisilbing kalakasan, magsisilbing inspirasyon at encouragement sa bawat isa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at ikaw ang patuloy na gumawa, ikaw ang patuloy magsalita at maghayag. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong krus ng Kalbaryo at ikaw ang maranasan. Magsalita ka sa amin, Panginoon, gawin mo akong tungtungan. Ito ang isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang araw daw po, mayroong dalawang magkaibigan na nag-uusap. Sabi ng magkaibigan, sabi ng isang kaibigan eh, ay naku, okay lang sa akin kahit magsara yung ABS-CBN. Kasi yun yung latest issue ngayon. So nag-uusap ng dalawang kaibigan na ito, itong magkakaibigan na ito. No? Okay lang sa akin kahit magsara yung ABS-CBN. Sumagot yung isang kaibigan, talaga? Okay lang kahit magsara yung ABS-CBN. Oo, kahit magsara yung GMA. Okay lang sa akin. Eh bakit naman? Eh saan tayo kukuha ng balita? Balita? Pambihira. Kahit magsara yung ABS-CBN at GMA, okay lang. Bakit naman? Kasi yung kapitbahay namin, mas magaling magbalita. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun, na mas magaling magbalita. Meron po tayong mga nababalita sa pang-araw-araw na minsan ay nagugulat tayo, minsan ay natatakot tayo, minsan ay kinakabahan tayo. Pero meron hong balita na napakaganda na kung saan ito ay mababasa natin sa banal na kasulatan, sa Bible. Ito ay isang pinakamagandang balita na mababalitaan natin kapag tayo nagbasa ng Bible. Kaya sabi mo sa katabi mo ulit, magbukas ka na ng Bible at basahin mo ito. So itong Bible nito, kagaya ng ating pag-uusapan ngayon, ay nasa Book of Ruth. No? The Book of Ruth is one of the wonderful books in the Bible, kahit apat lamang ang kanyang chapter. Sabi nga ng mga kritiko, sabi ng mga scholar, sabi nila, the greatest piece of literature ever written is the Book of Ruth. Pangalawa, ang sabi nila rito ay the Book of Ruth is like the story of Cinderella in the Bible. Para daw istorya ito ni Cinderella kasi nga dati siyang pagan, dati siyang mahirap lamang, and then napunta siya sa lupang pangako. At hindi lang yun, napakagumanda ang buhay niya dahil naging lolo siya ni Haring David at naging ninuno siya ng ating Panginoon. So magmula sa wala hanggang sa nagkaroon siya ng tinatawag na pangalan, nakasama siya sa mga pangako at pagbiyaya ng ating Panginoon. Pagan girl named Ruth came to be a part of the covenant people of Israel. Biro mo yun. Kasama siya sa pangako ng ating Panginoon sa Israel, itong si Ruth neto. In the 100 verses that make up the Book of Ruth, we see this young woman as she pursued by grace. Pinagpala siya. Binigyan siya ng biyaya. Itong babaeng ito, si Ruth, na dating taga Moab. This is a story of redemption, story of salvation na binigay po kay Ruth. Alam po natin, kagaya ng pag-aralan natin nakarang Sunday, ito pong pamilyang ito ay nagpunta magmula Israel, dahil nagkaroon ng tagutong, papunta sa Moab. Ang asawa ni Naomi, ng pangalan niya sa Elimelech, siya po yung ama ng tahanan na niyaya yung kanyang pamilya doon. A man who chooses to walk out on the Lord and on God's plan for his life.
Bagamat pinili siya ng ating Panginoon, bagamat may magandang plano sa kanya ating Panginoon, si Elimelech na ito, ay mas pinili niya na lumabas sa pangako ng ating Panginoon. Opo, tama po yung ating inyong nadinig. May nangyari po kay Elimelech na ito po yung ating pag-aaralan. Na nangyayari din po sa atin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, at perhaps makakarelate ka dito sa buhay ni Elimelech. Na nung siya'y tinawag, nung siya ay isang piniling bayan, nakasama si Elimelech, mas pinili niya na lumabas at pumunta sa Moab. No? At alam natin itong Moab na ito, ito isang lugar na hindi naniwala sa ating Diyos. Itong Moab na ito, isang lugar na kung saan sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Itong Moab na ito ay sinumpa ng ating Panginoon sapagkat kalaban ito. So mas pinili ni Elimelech na pumunta doon sa lugar ng kalaban. Mas pinili niya magpunta doon sa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po isang bagay na tingnan po natin na may nangyayari din po sa ating buhay. It's a picture of life of a person who willingly turns his back on the things of God and pays an awful price. Ulitin ko po. Mas pinili po ni Elimelech na lumabas, umalis sa pagkakasakop niya sa ating Panginoon at malaki po ang resulta na kanyang binayad sa desisyon niyang ito. Ito po ay isang pagkakataon na pwede nating sabihin, baka pwedeng nangyayari na rin sa akin ito. Apat na bagay po ang ating pag-aaralan. Ito yung buhay na dumating sa kay Elimelech na desperado na siya na meron siyang kailangan gawin dahil sa kanyang nararamdam na desperate circumstances. Alam po natin na dumating na rin po sa atin to na sometimes we feel desperate. Pangalawa, because of that situations, because of that struggles, we tend to become independent. We use our own reasoning instead of using God's way. Pangatlo po, nagkaroon po ng tinatawag na fatal consequence o yung pangit o hindi magandang consequence o katugunan. At dahil dito, naramdaman niya ito, meron siyang ginawa. Tingnan po natin, isa-isahin po natin kung ano nangyari po dito sa istoryang ito. Na marahil ay, pastor, nangyayari din sa buhay ko yan. Ay, pastor, parang ako yan. Parang ako yung si Elimelech. No? Tingnan po natin itong pangyaring to. Ano matututuhan natin dito sa verses 1 to 7 ito. No? Last Sunday, iba po yung napag-aralan natin. It's about Ruth. Ngayon naman po, it's about Elimelech, yung asawa po ni Naomi. No? Unang-una po, na makikita po natin dito, na pag-aralan natin is L, is language life. Ano ibig sabihin ng language life? Isang malungkot na buhay. Isang pangit na buhay na naramdaman ni Elimelech. Isang buhay na desperado na siya dahil sa mga nangyayari sa paligid niya o sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. And I believe these circumstances have already happened in your life. Perhaps nung kayo bata, perhaps nung kayo nag-aaral, perhaps the first stage of your married life or latter part of your married life, that you feel sometimes desperate in your situations. No? Sa verse 1 to 8, ganito po ang sinasabi. Ang sabi po sa verse 1 to 8 ay ito. In the days when the judge ruled, there was famine in the land. Tandaan po natin, itong kapanahonan na ito, wala silang hari, wala silang presidente, wala silang chairperson, no? Wala silang prime minister. Ang nangunguna lang po sa kanila yung mga judges, yung mga naghuhukom. Sapagkat magulong-magulo itong pagkakataon nito sa kapanahonan ni Elimelech. At dahil dito sa kagulugulahan na ito, isa sa mga nangyayari po sa kanila, meron silang tinatawag na taggutom o taghirap, no? Tagtuyot. Ibig sabihin ng tagtuyot, wala sila sigurong na-harvest. Since wala silang na-harvest, wala silang kinikita. At dahil dito, ay may ginawa po si Elimelech. At ito yung hinaharap niya ni Elimelech kasama yung family. It's a time of famine. Oras ng pagsubok na nararamdaman nila. At dahil po dito, sa oras pagsubok na ito, kinakapos po sila ng kanilang kinikita. Financially, they are struggling and even coping. Ito po yung nangyayari sa kanila. At dahil dito, naglipa na yung tinatawag na nakawan, naglipa na yung prostitution, naglipa na yung tinadayaan, naglipa na yung patayan, no? Dahil walang kinikita, they need to survive. And because of these situations,
hindi maganda yung nakikita po ni Elimelech sa kanyang family at sa kanyang sarili. Sabi nga sa Judges chapter 21 verse 25, tingnan niyo po itong pangyayaring ito. No? Judges 21 verse 25, it gives a picture of what's happening doon sa kapanahonan po ng mga judges at nandun po si Elimelech. Sabi dito sa verse 25 ng chapter 21 ng Judges, tingnan niyo po, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Lahat po ay gumagawa na alam nila na sa tingin nila ay tama. Palagay ko, tama ay sabi nila. Palagay ko, tama yung kumita ng pera kahit ibenta ko yung katawan ko. Tama yung kumita ng pera kahit ako yung magnakaw. Tama yung magdaya ako, basta kumakain lang ako. No, these are a time of turbulence and upheaval. And this is the kind of situations na nakikita po ni Elimelech. Itong pagsubok na ito, at dito rin po naglipa na tinatawag ng mga pangit na relihiyon, tumalikod na sila sa ating Panginoon, nagkakaroon ng violence. No? Ito po yung pangyayaring ito. At dahil dito, umalis si Elimelech dahil nakita niya itong pagsubok na ito, nakita niya itong kabigatan na ito, nakita niya itong problema na ito, at desperado siya. Kaya nagpunta siya sa ibang lugar, which is Moab. Meron akong isang nakalimutan si Elimelech sa sitwasyon ito. Since he's so overwhelmed with difficulties and uncertainties, ito yung nakikita niya, ang nakalimutan niya is that sometimes God used famine as a tool of discipline and strengthen our faith as well. Sometimes God use famine. Sometimes God use difficulties, even uncertainties, to strengthen our faith. Or sometimes God uses problem for us to long more for Him, for us to call Him, for us to pray more. But what Elimelech did is that imbis na lalo siyang lumapit sa ating Panginoon, lalo siyang lumayo. Nagets nyo? Ito po yung nangyayari kay Elimelech. Na sometimes, may mga tao po, may mga mananampalataya na pagdating po ng pagsubok, pagdating ng trial sa kanilang buhay, lalo na pagdating sa finance, alam niyo, nadidinig silang pangit, na imbis na lumapit sa Panginoon, hindi mo pa makikita sa church, nawawala. Lalong lumalayo. And this is what happened to Elimelech. Alam ito ng ating Panginoon. God sometimes uses difficulties, struggles in our life for us to hold on more unto Him and for us to see the power of our God. Kaya lang hindi po tinignan ito ni Elimelech. Natakot siya, kinabahan siya, maybe ginamit niya yung kanyang sariling reasoning, no? Sabi ko, sabi niya siguro mas maganda siguro ang buhay natin doon, siguro pinabayaan na ako ng aking Diyos, siguro hindi niya na ako mahal, no? Ito po yung nararamdaman siguro ni Elimelech na sometimes we Christians are having this kind of feeling. We grieve. And when we grieve, sometimes we ask God, bakit Panginoon, bakit nangyari ito? Kung kailan pa naman ako worship leader? Kung kailan pa naman ako naglilingkod sa iyo? Kung kailan pa naman lumalapit ako sa iyo? Tsaka nagtatambak yung problem. But what we don't know is that sometimes these difficulties and uncertainties, these problems, are being used by God for us to strengthen. For us to see His blessings. For us to see His comfort. Ito yung nangyayari, but some will give in. Bumibigay sila. Natatakot sila. Alam ito ng ating Panginoon. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 11 verse 16, ganito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 11 verse 16 to 17. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. Be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Pinag-iingat sila ng ating, binigyan ng warning. Mag-ingat kayo sapagkat baka kayo tumalikod, umalis, at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag sinabi buti sumamba sa Diyos-Diyosan, iba na yung priority mo. Tignan mo yung sarili mo, kung iba na ang priority mo, mas inuuna mo ba ang Diyos kaysa yung sarili mo, kaysa yung, o mas inuuna mo yung pag-aalala mo.
So verse 17, then the Lord's anger will burn against you, and he will shut up the heaven so that it will not rain, and the ground will yield no produce, and you will soon perish from the good land and the Lord is giving you. Tingnan niya. God is giving us warning that if we turn away from Him, may kalalagyan tayo sapagkat iba na yung priority natin. Let's face this one. God sometimes use famine to wake us up. Minsan ginigising tayo. Hoy, baka iba na yung inuuna mo. Hoy, baka hindi na akong priority mo. No? Hoy, baka mas inuuna mo yung negosyo mo. Sunday na Sunday, negosyo iniisip mo. No? Okay, imbis na dating naglilingkod ka, dating mainit ka sa paglilingkod sa Panginoon, biglang nawala. No? Minsan pinapaalalahan tayo ating Panginoon at anong ginagawa? Ito yung marati natin sinasabi. Minsan binabatukan po tayo upang lalo natin makilala at malaman na meron tayong Diyos. Minsan daw meron isang doktor galing pagod na pagod, galing sa kanyang siguro sa kanyang round, no? Pagod na pagod siya at nag-drive siya pa uwi, at nung nag-drive siya pa uwi, meron siyang nadaanan na hindi niya nadadaanan, siguro nagkamali siya ng liko, at nung nagkamali siguro siya ng liko, may humarang sa harapan niya. Kumakaway yung bata, pinapapara siya gano'n, para, no? Hindi niya pinara. Nagdire-diretso siya. Nung nagdire-diretso siya, ginawa ng bata, kumuha ng bato, at pagkakuha ng bato, binato yung kotse niya. Pagbato ng kotse niya, nayupi yung likod. Pagkayupi ng likod, naramdaman ng doktor na may bumato sa kanya, huminto siya. Paghinto niya, tinignan niya, ang laki ng yupi doon sa likuran ng kanyang kotse, at pinuntahan niya yung bata, at sabi niya sa bata, bakit mo binato yung aking kotse? Kasi hulong nanay ko may sakit, hindi na yata humihinga. Kailangan namin ng tulong. Kailangan namin pumunta siya sa ospital. Kailangan namin ng doktor. Natulala yung doktor. Oo nga pala, doktor nga pala ako. Dapat pala pag may nangangailangan, pupuntahan ko, ito yung pinangakuan ko sa aking pagkakatawag sa aking bilang doktor. Sabi niya sa bata, sige tara, puntahan natin yung nanay mo. Nakita niya yung nanay, halos hindi na humihinga, binigyan niya ng CPR. At pagkatapos, biglang huminga na, okay na. No? Tapos habang naglalata yung nanay, binuhat niya, papunta sa kanyang kotse, pagbuhat sa kanyang kotse, dinala sa emergency. At sa madaling salita, gumaling yung nanay. Napagaling ng doktor. At nung napagaling yung doktor, umuwi na siya. Iniwan niya yung mag-ina doon sa ospital dahil okay na yung nanay. At pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang misis na merong bumato sa kanya. At nagalit yung misis. Of course, sabi niya, nung nagalit yung misis, sabi niya, huwag ka na magalit kasi doktor naman ako. Paano yan? Paano yan? Sinong babayad niyo? Sinong babayad nung ano? Nung nayupi, tinignan ng misis. Sabi niya, pambira, mahal pa naman yan. Magkano ba yan? Siguro abot yan ng mga 4,000 to 5,000 pag pinagawa. O siguro maabot pa ng 8,000 pag pinapintura. No? Ha? Mahal na niya. Pagawa mo yan. Sabi ng doktor, hindi na. Ba't ka pa pagagawa? Bakit hindi ko pagagawa? Ba't hindi ko pagagawa? Kasi tuwing makikita ko yan, naalala ko na mayroong bumato sa akin at tinaalala niyan ako nga pala ay doktor. Mga kapatid, mga kaibigan, minsan salamat sa bumato sa atin. Minsan salamat, binatukan tayo ng ating Panginoon at pinaalala niya na tayo nga pala yung mananampalataya at niligtas niya. Salamat sa bato. Na minsan binabato tayo ng ating Panginoon, binabatukan tayo ng ating Panginoon para ipaalala lamang, oh, ikaw'y aking anak, hindi kita pababayaan, nagdadaan ka man sa pagsubok, nagdadaan ka man sa tagutong, pero ito'y temporary lamang. Kung magdaan ka man dito sa pagsubok nito, magdaan ka man dito sa kagutuman nito, magdaan ka man sa tinatawag na kakulangan sa pera, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Kaya sabi mo sa katabi mong salamat sa batok. Ito po yung mangyari, minsan ang nangyayari sa atin at nangyari po dito kay Elimelech. Naramdaman niya yung famine, naramdaman niya yung problema, naramdaman niya yung pagsubok. Pero imbis na lalo siyang kumapit sa Panginoon, lumayo pa. Nagpunta pa sa Moab. So this is what you call an anguish life.
Nahirapan siya. Ano pa makikita natin? Since nagkaroon siya ng sarili niyang desisyon, nagkaroon siya ng sarili niyang pananaw, na imbis na lalo siyang lumapit sa ating Panginoon, he's having what you call an independent life apart from our God. Independent life is so dangerous that sometimes what you thought, what you think, what you do is right. That is outside of the boundaries of our God. Nasa labas ka. Anong sabi po doon sa text na babasahin po natin? Sa verse 1b to 2, ito po ang sinasabi. Pakinggan niyo po ito, no? So chapter 1 po tayo ng Ruth. Ruth chapter 1, verses 1b to 2. Ito po ang sinasabi. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Noemi, and the name of his two sons was Malon and Kilion. They were Ephratites from Bethlehem and Judah, and they went to Moab and lived there. At doon silang nirahan. No? Elimelech did not respond correctly to what the Lord was doing in his life. Ito pa yung sinasabi ko kanina na imbis na manatili siya doon sa Judah, dahil temporary lamang, nakalimutan niyang temporary lamang yung tagutom nito, at bagamat temporary ito, kasama niya dapat ang ating Panginoon, hindi naman siya iilmanan, no? Iniwan niya yung promised land. Lalo siyang lumayo. At kanyang iniwan, ang ibig po sabihin ng Bethlehem means house of bread. Tingnan niyo ito, no? The meaning of Bethlehem is the house of bread. At ang meaning ng Judah means praise. Ibig po sabihin, papuri sa ating Panginoon. This is the meaning of Bethlehem is house of bread, and the meaning of Judah is praise. Elimelech was saying sa Bethlehem, si parang niya sinasabi na hindi naman totoong house of bread ang Bethlehem kasi tagutom nga. Hindi naman ibig sabihin papuri ang ibig sabihin ng Judah kasi paano ko magpupuri? Parang ganoon na he's rebutting, he's reasoning out na parang hindi totoo. At ang matindi pa nito, Elimelech name means my God is king. Ang ibig po sabihin ng Elimelech is my God and king, and he's not leaving and forgetting yung nangyayari sa kanya. Nakakalimutan niya yung meaning ng kanyang pangalan. Nakakalimutan niya yung meaning ng nangyayari sa buhay niya because he was overwhelmed with the problems that he's having right now. Sometimes, ganun din po tayo. Nakakalimutan natin, mananampalataya pala ako, nakakalimutan ko na ganito pala ang dapat kong gawin at patuloy dapat kong magtiwala sa ating Panginoon, na dapat pala patuloy ako kahit anong mangyari sa akin, hindi ako hinto sa panalangin, sa pagtawag sa kanya. Minsan nakakalimutan natin yun na overwhelmed tayo. At ang matindi pa neto, Elimelech stayed in Moab. Talagang umalis siya. God's famine do not last forever, and God take care of his people during famine. Elimelech overlooked this one. Na hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Elimelech have overlooked all of this. Nakalimutan niya. At isa pang nakalimutan niya, kung atin pong titingnan yung history po, kung titingnan, babasahin po natin yung book of Ruth, sa book Ruth chapter 2, verse 4 yata, verse 3, no? Kamag-anak ni Boaz, itong si Elimelech. Sino si Boaz? Si Boaz po, si isa sa pinakamayaman po doon sa Judah. In short, yung pamilya ni Elimelech ay isang mayamang pamilya. Nakalimutan niya na sila pinagpala ng ating Panginoon, pinayaman siya ng ating Panginoon at hindi siya pababayaan. And this is nangyayari po sa atin. Marami tayo nakakalimutan. Oh, nga pala, nung araw binigyan ako ng biyaya ng Panginoon. Nung araw pinagaling niya ako. Nung araw, yung mga ganon, nakakalimutan natin. And because of the difficulties that we're having, the famine, no? Na pag nangyari po sa atin to, wala na. Hindi na tayo magsisimba. Ay, bakit pa ako magsisimba? Eh, total naman, magsimba ako. Hindi, dumarating din ng problem. Dumarating din pagsimba. Magsimba ako, hindi. Nandito rin yung financial crisis. Magsimba ako, hindi. Marami pa rin akong nadidinig na pangit. But what they don't know is that God is with them. God is with you.
that once you get out from that one, you're open to the attack of Satan. Kasi umalis ka eh. Ganon din po yung nangyayari kay, ano, kay Elimelech. Umalis siya. And he is open to sa attack ng kalaban. Kaya nga sinabi sa Joshua chapter 23 verse 7. Tingnan po yung sinasabi sa Joshua 23 verse 7. Do not associate with these nations that remain among you. Ibig sabihin, nandun siya, nakapaligid sa kanila, no? Nandito yung Judah, nakapaligid sa kanila. Ang sabi ni Joshua 23 verse 7, let me repeat that one again. Do not associate with these nations that remain among you. Do not invoke their name of their gods or swear by them. You must not serve them or bow down to them. Kasi nga nakapaligid lang eh. Kapag nagkaroon lang ng problema dito sa Judah, madali na pupunta lang sila doon, lilipat lang sila doon. So, and this is what happened to Elimelech. And once you do this one, it's, ang tawag po din eh, it's equivalent of denying our God. Kailan po nangyayari ito? Tandaan po natin, when Elimelech make this decision of going out from Judah, he was in panic. He was so frustrated, disappointed, and perhaps had taken the advice of some of his friends. Ito po yung mga dumating sa kanyang buhay. Siguro sinasabi niya, ay pupunta ako doon, mas papalarin ang aking buhay. Doon ako magtatayo ng negosyo. Siguro pag pumunta ako doon, mas magkakaroon ako ng biyaya. Siguro wala namang masama kung susubukan ko ito. Nadinig niyo na yun, yung salitang yun. Yung bang sinasabi na, siguro wala namang masama kung susubukan ko ito. O kaya yung nadidinig niyo, wala namang masasama, kung wala namang mawawala kung susubukan ko ito. Have you heard that, those words na, tignan ko nga, wala namang masama kung susubukan ko ito. Wala namang masama kung magpapahula ako. Wala namang masama kung magbabasa lang ako ng horoscope. Have you heard that one? Perhaps some of you have already heard that one. Wala akong masama kung itatry ko lang na maggumawa ako ng chain letter. Ipasa ko itong chain letter sa Facebook. But what you don't know, malaki po ang mawawala sa atin. Doon po nag-umpisa sa Elimelech, sa maliit na bagay lang yun na wala namang masama kung susubukan ko ito. Galit po ang ating Panginoon doon. Doon sa sinasabi ko kanina na maghuhula, galit ang ating Panginoon na wala namang masama kung titignan ko yung guhit ng palad ko. O tignan niyo po sa Leviticus chapter 20 verse 6. Basahin niyo po to, Leviticus chapter 20 verse 6. Ganito po ang sinasabi. If a person turns to a medium, necromancer, warring after them, I will set my face against that person and will cut him off from among his people. Tatagalogin ko po para ano yung necromancer. Tignan po natin sa Tagalog po, no? Ano yung mediums, no? Ito ba yung high, low, mediums? Hindi. Tingnan niyo po ito sa Leviticus chapter 20 verse 6. Kaya lang Tagalog. Tatagalogin ko lang po. Ano sabi sa Tagalog? Sabi sa Tagalog ito. Ang sino mang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Sa mga manghuhula, yung mahilig swerte kaya ito? Naku, pambihira. Now you know. Galit ang Panginoon doon. So Micah chapter 5 verse 12, no? Tingnan niyo yung sinasabi dito sa Micah chapter 5 verse 1. Tinagalog ko po para maunawaan natin. Tinagalog ko. Ang sabi doon, wawasakin ko ang inyong mga agimat. Naku, pambihira, agimat. Kung meron kang tinatagong agimat, tapon mo na yan. Sabi doon, wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na manghula. O huwag ka na magpahula. Ang dami po sa mga ibang mananampalataya na bagamat tinanggap na nila ang Panginoon, nagtiwala pa na rin sa Panginoon, nalingat lang ng konti. Konti lang, nalingat ng konti. Wala namang mas mawawala, no? Eh, ayaw pala ng Panginoon.
ayun ang mawawala. Hindi gusto ng Panginoon na malingat ka sapagkat konting lingat mo lamang pwedeng gamitin ito ng kalaban, lalong-lalong higit. Ayaw niya sapagkat napupunta doon yung pananampalataya, napapunta doon yung paniniwala. Ayaw ng Panginoon doon. Remember, we have a jealous God. Ito pa matindi. Sa Revelation chapter 21 verse 8, tingnan niyo po sa Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, ganito. Pakinggan niyo maigi. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, nakikiapid, mga nagmangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa na nagliliyab ng apoy at supre. Ito'y pangalawang kamatayan. Pastor, hindi naman ako yun eh. Alam ko. Dahil hindi na tayo sinungaling, no? Hindi na tayo sumasamba. Pag sinabi ditong sumasamba sa Diyos-Diyosan, iba yung nagiging priority mo. Kapag iba yung nagiging priority mo, ito yung nagiging Diyos mo. Hindi na yung ating Panginoon. O kaya naman yung, alam mo, wala naman magkukulam dito sa taga-high praise, no? O kaya naman eh, nakikiapid, o kaya naman yung mamamatay tao, no? Sa Bible, ang definition ng mamamatay tao, hindi yung sinaksak mo, hindi yung binaril mo, no? Hindi yung kunichilyo, hindi po. Sa banal ako sa lahat, pag sinabing mamamatay tao, yung inisip mo pa lamang, na sinabi mo nga, ay sana malaglag yun sa imburna, sana ay sa mabagsak ng aeroplano, iniisip mo pa lang, sa mata ng Diyos, mamamatay tao ka na. Kaya imbis na isipin mo yon, wag na. Ito pa matindi. Ang sabi dito, makasuklam-suklam ang magawa, mga taksil. At yung unang-unang sinabi niya rito, ito, subalit para naman sa mga duwag. Ha? Duwag? Ano yung duwag? Yung duwag ko, ipinantay doon sa mga mamamatay tao, ipinantay doon sa sumasamba sa mga Diyos-Diyos, ipinantay doon sa mga na nagsisinungaling. Ano yung mga duwag dito? Yung mga ayaw mag-share ng gospel. Natatakot sila, baka maray sila mabinig na pangit. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na maging duwag. Doon sa kabila, sabi mo, mag-share ka na ng gospel. Okay na, duduwag kang maging leader ng care group. Ito po yun. Ang tindi nito. So ito yung bagay na minsan eh, hindi natin namamalaya na, ay, hindi pala ako pwede maging duwag. Kailangan pala maging matapang ako, maging makapal yung mukha ko sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi dapat ako mahihiyang i-share itong ating online worship service sa aking kakilala, sa aking kapitbahay. Di bali na may madidinig lang ako sa kanyang pangit, huwag lang sa aking Panginoon, huwag lang sa aking Diyos. Nakita nyo? Ito yung mga bagay na sometimes we tend to overlook. Na maliit na bagay na hindi pala gusto natin pang maging duwag. At pagkatapos nun, nagpo-progress na. Lumalaki na. Ganito po yung nangyari kay Elimelech. Nag-umpisa lamang siya sa maliit, naging pangit na. At paminsan-minsan siguro, iba pa yung naging kaibigan niya, iba pa yung naging kakilala niya, iba pa yung naging bibigay sa kanya ng payo, kaya lalo na siyang nalayo sa ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, ito dapat paboritong verse to ng mga kabataan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, paborito, dapat ito ang memory verse ng mga kabataan. Anong sinasabi po doon? Do not be yoked together with the unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Hindi mo pwedeng pagsamahin. Kaya sabi mo sa, kaya dapat yung pag-boyfriend, pag-girlfriend, dapat ipinag-pray talaga yan. You must have the same faith. Pareho dapat ang pananampalataya. Otherwise, mawawala ka. Elimelech and his family go into Moab, but the Moab got into them as well. Tingnan niyo po ito. No? Nung gumawa po ng desisyon sa Elimelech na isinama niya yung kanyang family sa Moab, maralang nasa isip niya, tutal sandali lamang ako doon, tatapusin ko lamang itong taggutom na ito. Siguro mga ilang linggo lamang ako doon. Pag nawala itong ilang, pag nawala itong taggutom na ito, babalik na ako dito. But the records say that Elimelech
did not stay in Moab for weeks, for months, for years, but they stayed for more than 10 years. 10 taon. In short, nakuha na nila yung kultura ng mga taga Moab. Naghawa na sila. Alam niyo po, kami ni Ate Beth, na nag-stay po kami sa Singapore, marami po kami natutuhan doon at medyo nahawa na po kami. Bigyan ko na example po. Yung mga pastor po doon sa Singapore, hindi nila tinatawag na pastor, yung kanilang pastor. Ang tawag po nila yung first name lamang. Kunyari ako, Reggie, you can call me Reggie. I'm comfortable with that. Nevertheless, pagdating ko sa Pilipinas ng tinawag akong pastor, medyo nagulat ako. Kasi nga hindi ako sanay po doon. Pero ngayon sanay na ako. So ito po yung kapag ikaw ay nag-stay sa isang lugar ng matagal, yung kanilang kultura doon, pati yung pagkain, no, dati ayoko na maanghang eh. Eh ngayon gustong-gusto ko na yung maanghang. Kasi nga nahawa na po ako doon sa mga taga Singapore. Yung mga pagkain nila. Minsan hanggang ngayon nahanap-hanap ko pa rin. So this is what happened to Moab. Not only the food, not only the culture, but also the belief na nahawa sila kay Moab because he thought but what he's doing is correct. Pagdating po ng pagsubok, pagdating ng tinatawag na struggles in life, pagdating ng tagutong, lalayo na ako. But the plan of our God is not that way. The plan of our God, the reason why He allowed difficulties and uncertainties in our life is because for us to hold on more to Him para lalo tayong lumakas. Sabi mo sa katabi mong, lalo kong humawak sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mong, huwag kang lalayo. Sometimes yung iniisip po natin parang tama. Sometimes iniisip natin parang okay lang because, oh nga naman, I'm thinking of this one, not for myself, I'm thinking this one for my family. Pero, siguro iniisip ni Elimelech, pero hindi po ganun eh. Ang gusto ng Panginoon, Elimelech, you're my son, you're my child, I want you to know that I love you more. And as long as you're having the temporary struggles in your life, I will take care of you. Parang ganun siguro sinasabi ng ating Panginoon. Pero namumuna pa rin minsan iniisip natin na parang tama. Isang araw daw po, merong isang tao na galing sa trabaho, umuwi siya, at pag-uwi niya, nakita niya, sa kanyang bubong, merong gorilla. Opo, may gorilla. So, sabi niya, ano ba ito? Tama ba yung nakikita ko? May gorilla doon sa bubong ko. So, pinunasan niya yung mata niya, nakita niya, oh, gorilla nga yung nandun sa bubong ng bubong ko. So, ginawa siya, tumawag siya sa telepono. Tinignan niya yung sa siguro sa Google, nag-Google siya, nakita niya doon na meron palang talagang tao na nagtatanggal ng gorilla sa bubong. O siguro na ibang hayop. So, tinawagan niya yon. At dali-dali naman din nagpunta. Within few minutes, dumating yung taon na tatanggal ng gorilla doon sa lugar na yun. At pagbaba ng taon, may mga bit-bit-bit-bit siya. Yung bit-bit-bit niya, merong hagdanan, merong sangkapirbang saging, at merong pamalo, at merong tinatawag na posas, at merong sityo. At bukos sa sityo, may barel. Okay. So ito yung dala-dala ng pampatanggal ng ano ng gorilla doon sa bubong. Anong dala? May dala hagdanan, may dalang banana saging, may dalang pamalo na malaki, may dalang posas, may dalang sityo at may dalang barrel. Okay? So na-curious yung ano, na-curious yung yung tumawag. Sabi ko na Ano mo yung dala mo? Dahil mong dala. May dala kang hagdanan, may dala kang banana, may dala kang pamalo, may dala kang posas, may dala kang sityo, at may dala kang barel. Para saan yan? So, piniliwanag naman magtatanggal ng gorilla doon sa bubong. So, sabi niya, ito hagdanan para umakit ako sa bubong mo. O, tama, pwede. No? Hagdanan. Pangalawa, pag akyat ka sa bubong mo, pag malapit na ako sa gorilla, bibigyan ko siya ng mansanas. At pag binigyan ko siya ng mansanas, pag kinuha niya yung mansanas, gagawin ko, papaluin ko siya.
Pag pinalo ko siya, malalaglag siya doon sa baba, at paglaglag niya, yung sityo na dala ko, kakagatin yung puwet niya. At pagkagat doon sa puwet niya, dahil pagka hindi kinakagat yung puwet niya, tataas yung kamay niya. Pagtaas ang kamay niya, lalagyan ko na posas. So, ang ganda ng plano, oh, akit siya, lalagyan ng saging, papaluin yung gorilla, pabagsak yung gorilla. Pagdating sa baba, kagatin ng sityo yung puwet niya. Pagkagat ng sityo ng puwet niya, tataas ng kamay. So, nagtanong yung may-ari. Sabi ko, eh, para saan yung baril? Ah, yung baril na yan, kasi paminsan-minsan, pag umakit ako, binigyan ko ng saging, ang gagawin, imbis na kunin yung saging, papaluin ako nung gorilla. At pagbagsak ko, lalapitan ko ng sityo, kakagatin yung pet ko. So, ang gagawin ko sa baril? Barilin mo yung sityo. Dahil kakagatin yung pet ko. May mga pagkakataon po sa buhay natin, na halos perpekto na yung plano, okay na yung plano, maganda na yung plano, pero pumapalpak pa rin. Marahil siguro hindi natin sinaad sa ating Panginoon, meron siguro hindi natin sinabi sa Panginoon, kaya maliwanag po yung sinasabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, ganito: there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Na sa tingin natin parang tama, pero kamatayan pala ang patutunguhan. Proverbs chapter 14 verse 12. This is what had happened to Elimelech. Akala niya tama, pero hindi pala. So ano po yung natutuhan po natin? Una, languish life. Yes, there was famine, but the purpose of the famine is not for you to get out, but for you to hold on more to our God so that you will experience the power of our God. Pangalawa, independent life, that you thought that what you're doing is correct. But what you don't know, you need God. You need to trust our God more. Pangatlo, fatal life. Ibig sabihin yung fatal life, nagkaroon tinatawag na deadly consequence. Nagkaroon ng pangit na resulta yung kanyang ginawa, ang Elimelech. So verse 3 to 5, ganyan po ang sinasabi. Please let me read this one to you. Now Elimelech, Naomi's husband, died. And she was left with her two sons. They married Moabites, a woman, and named Orpah, and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died. And Naomi was left without her two sons and her husband. Again, against the will of God, and just obeying their own will, they've experienced a very, very harsh consequence. Dahil hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Thus, ginawa nila yung kanilang reasoning. Sinunod nila yung sarili nilang kagustuhan. In the case of Elimelech, nadamay pati yung kanyang family. Nadamay pati yung kanilang dalawang anak. Before they got the consequence, they've already perhaps, in their mind, naalis kami dito sa Judah. Hindi naman kasi bigla yung kanyang desisyon na, at agot tumalis na tayo. Hindi. Pinag-isipan niya ito, pinagplanuhan niya ito, inayos niya ito. Hanggang dumating siya ng desisyon, let us go to Moab. Sometimes ganun din po tayo. There are some decisions in our life that pinagpapalunuan natin. There are some decisions in our life na talaga man pinag-iisipan natin that it seems to be right. But the only problem is that we take out God in the equations. Tinatanggal na natin ating Panginoon doon sa plano na yun. So verse 2, ganito po ang sinabi. Tingnan niyo po. The man named Elimelech, his wife name was Naomi, and the name of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites, and from Bethlehem and Judah, and they went to Moab. So, isinama yung kanyang family. Sinakay niya roon, and they move away. Not only physically, not only socially, it includes their heart. Kalimutin, parang they've already burned the bridge. Parang ganon. It's not an overnight decision. May mga pagkakataon po sa buhay natin that we make decisions. It's not an overnight. Pinag-iisipan natin, pinagpapalanohan natin. But once we reach that kind of decision, hindi nangyayari po sa atin. We get used to it. Nasasanay tayo. Ano kaya minsan, huwag ako umatin sa church. But what you don't know,
nasanay ka na hindi umati ng church. Ano kaya minsan mag-absent ako sa K group? But what you don't know is that nasanay ka na hindi umati ng K group. Ano kaya wag ako mag-pray ngayon? Doon, antok ako pag napagod. Nasanay ka na hindi nagpe-pray. Marami pong mga mananampalataya na sa init na kanilang pagsamba, sa init na kanilang paglilingkod, one day makikita mo na lamang hindi na naglilingkod sa Panginoon. Kasi nasanay na. And this is what the devil is doing to some of the believers. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. The devil sometimes attack us in the most subtle way. Hindi mo nahalata, inaatake ka na ng kalaban. Hindi mo nahalata, ginagamit na ng kalaban. Yung nakikita mo, yung nadidinig mo, no? Inaalagaan mo to, up to the point na sanay ka na. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang masanay. Do not get used to it. At isa lamang ang matutuwa doon, kundi ang kalaban. Tingnan po sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 7. Ito po ang sinasabi niya. Ephesians chapter 4, verse 26 to 7. Ito po, 27. Ito po ang sinasabi niya. In your anger, do not sin. Huwag kang magkakasala sa pag ikaw ay galit. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Ibig ko sabihin na ito, kapag ikaw'y galit, masama ang loob, huwag mo na paglubugan ng araw. Ibig sabihin, huwag mo na alagaan, huwag mo na diligan, huwag mo na paarawan, huwag mo na i-cultivate. No, minsan sa atin, no, kinukultivate pa natin, no, dinidiligan pa natin, siguro kaya niya ginawa yung kaya, ganun talaga siya. Ganun. Ito yung tinatawag na foothold, na lalong lumalago, lumalaki. Na foothold na yun, nagkaroon na ng foothold yung kalaban sa hindi ka na sumasamba, hindi ka na naglilingkod, no? Nagkaroon na ng foothold na hindi ka na nasanay na nag-invite, hindi ka na nasanay na nagpe-pray, hindi ka na nasanay na nagbe-meditate ng salita ng Panginoon. That is a foothold, but of what you don't know, na-trap ka na ng kalaban. Sabi mo sa sarili mong bumalik ka na sa Panginoon. So 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ganito po sinasabi, the person without the Spirit does not accept the thing that comes from the Spirit of God but consider them foolishness. Kaya pala hindi ko na naiintindihan yung salita ng Panginoon. Kaya pala, parang tinatamad na ako kasi wala na eh. The foolish and cannot understand them because they are discerned only through Spirit. Kaya pala tinatamad ka na. Nakakatakot po yun. Ganito po yung nangyari kay Elimelech. Dahan-dahan, unti-unti, but what he don't know is that nagkaroon ng foothold sa kanyang kalaban. So John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Tingnan nyo, this is one of the yardstick na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, madali tayong sumunod. Na kapag nandun pa yung spiritual life mo, you don't reason out. But you continue to obey God. Kaya sabi mo sa katabi mong, tigilan mo na yung pagtitiktok. Ito po eh, instead of obeying God, instead of meditating His Word, instead of praying, instead of joining a fellowship, instead of having a care group, instead of worshiping God, the more you listen to what the world is saying, mas nakikinig ka doon sa sinasabi ng mundo. Mas ginagaya mo yung sinasabi ng mundo. Kaya nga sinabi, do not conform to this world. And what had happened to Elimelech is sometimes happening to us. Mas binibigyan natin yung halaga kung ano yung sinasabi ng mundo. I want you to see this one. I want you to see this one. It was recorded in the scripture that they stayed in Moab for 10 years. 10 long years that God had given Elimelech a chance to go back. Yun po yung isang ibig sabihin nun. Not only Elimelech was captured by Moab, but the 10 long years ay ginamit ng ating Panginoon na patuloy siyang tinatawag at kinakausap. In short, 10 long years was given Elimelech to go back. 10 long years of chances. Baka ikaw yung kapatid. Huwag mo na alagaan kung ano may inaalagaan mo. Huwag mo nang tangnan. Huwag mo nang diligan kung ano yung diligan. Marami po sa atin, maraming inaalagaan. Meron daw istorya sa Amerika na nakahuli siya, nakakita siya ng itlog. So tinago niya itong itlog nito, in-incubate na,
At pagbukas niya, akala niya ito yung manok, akala niya ito yung kalibon, yung pala ahas. So lalo siyang na-challenge. Sabi niya, alagaan ko itong ahas na ito, palalaki kong ahas na ito, mamahalin ko itong ahas na ito para mahalin din ako. So lumaki yung ahas, pinapakain niya, so, sa kanyang palad, no? Katabi niya sa pagtulog, kasama niya sa pagkain, kaya lang pagpasok niya sa office, of course, din niya nakasama. In short, punong-puno ng pagmamahal itong ahas na ito. Isang araw, pinagmalaki niya itong ahas na ito sa kanyang mga kaibigan at pinakita niya na pinapakain niya sa palad niya, inaakap niya, no? Hinihimas-himas niya itong ahas na ito. Maraming taong natakot dito sa ahas na ito. One day, pag-uwi niya, biglang nalaglag yung kanyang ballpen. Paglaglag ng kanyang ballpen, doon sa harapan ng ahas, kitang-kita ng ahas, nalaglag yung ballpen, akala ng ahas, sasagpangin siya. Inunahan siya ng ahas, kinagat siya. Patay yung mama. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag mo na alagaan kung ano man yung pangit na nararamdaman mo, which is against God. Ito ang iyong ikasasawi. Ano yung iba pang inaalagaan mo? Perhaps there are priorities in your life na inaalagaan mo. Perhaps there are thinking and rationalizing in your mind that inaalagaan mo. It's quite difficult for you to get out. It's difficult for you to release that one and surrender to our God. Perhaps you're taking some of your bagay na inuuna mo kaysa sa ating Panginoon. Inaalagaan mo, or perhaps yung inaalagaan mo some of the decisions na hindi kasama ang Diyos. You keep on making decisions, hindi kasama ang Diyos. You keep on doing this one. Perhaps inaalagaan mo yung pride mo. Perhaps inaalagaan mo yung spiritual righteousness mo, which is against our God. Hanggang yung spiritual righteousness mo, pinaalagaan mo, lumaki na ito, naging mayabang na ito. This is what had happened to Elimelech. And God has given Elimelech 10 years. Waited for Elimelech to go back to Judah. Pero nothing had happened. Inalagaan niya. And he had suffered the consequence na namatay din ang kanyang mga anak. This is sometimes huwag na natin hintayin. God is calling you. God is asking you. God is talking to you. God is revealing to you to surrender that particular detail of your life that is hampering you, holding you back to do the will of God. So ano po yung natutuwan po natin? Una, language of life. This is the famines of life that we're having. Any people nararamdaman ito. Pero wag kang bibitaw sapagkat ito ikalalakas mo. Pangalawa, independent life. Yes, we have this independent life. We should commit this one, everything to our God, but we cannot do anything without our God. Pangatlo, a fatal life. This is the consequence that we need to go back to our God. Bumalik tayo sa ating Panginoon. Otherwise, we'll have a fatal circumstances in our life. And lastly, exhort life. The exhort na ito, come in the word verb. We must do something. Since we know these are the situations that we're having right now, since we realize that we're doing something that is against the will of God, we need to do something. We need to exhort our life. So verse 6 to 7, ang sabi po dito, when Naomi heard in Moab that the land had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. This is the most important text in the scripture that what we had read this morning from verse to 7. They have seen the difference of having the protections of our God and without the protections of our God. They have seen their decisions na mali pala. They have realized yung kanilang mga shortcomings. And what they did is that they go back to Judah. At dali-dali silang bumalik dito. Ito yung moment ng realization. Ay, oo nga pala. Mahal pala ako ng Diyos. O, yung nga pala, papalakasin ako ng... Ay, o nga pala, kailangan ko ng fellowship. O, yung nga pala, dati ako naglilingkod sa Panginoon. O, yung nga pala, dati ako nagserve sa... O, nga pala, leader ako dati. O, nga pala. Yung gano'n, it's a moment of realizations. At ito yung nangyari din sa prodigal son.
Nung kumakain na siya ng kanin baboy, yung nga pala pwede akong bumalik sa ama at humingi ng tawad sa kanya. And sometimes when we realize this man, do not hold it back. Otherwise, the devil is laughing at us. Enjoying every situation that we're having, this difficult situation that we're having. Do not let the devil enjoy what he's saying to you right now. God is waiting for us. God is holding us, trying to, come unto me, those are heavily laden, and I will give you rest. Ito yung sinasabi sa atin. He's just waiting for us. Meron isang araw, ito, this is a true story. Ang pangalan niya po si William Montague Dyke. William Montague Dyke. Pinanganak po siya, nabulag, at the age of 10, nabulag po siya. Bakit po siya nilagay sa history? Isa po siyang mayaman na tao, bagamat siya bulag at the age of 10, nag-aral po siya sa universidad. Noong nag-aral po siya sa universidad, ang kamangha-mangha po rito, naging honor po siya at maganda yung kanyang grade. At habang siya ay nag-aaral doon, magaling ang kanyang pag-isip, magaling ang kanyang pananaw, nagkaroon siya ng magandang grades, nagkaroon po siya ng girlfriend. At kahit siya bulag, nagplano sila ng kanilang girlfriend ng magpakasal. So, nung magpapakasal na sila, few months or few weeks before ng kanilang wedding date, yung kanyang ama na doktor, inoperahan yung kanyang mata. Nung inoperahan ng kanyang mata, ang isa lang ang request niya sa kanyang tatay. Ang sabi niya sa kanyang tatay, "Tay, gusto ko, pag tinanggal mo na yung benda sa aking mata, hindi yung habang ako'y nasa ospital, kundi during the time of my wedding day. Gusto kong makita, at ang gusto kong unang-unang makita, yung mukha ng aking mapapangasawa." Sumagot yung tatay, "Oh, sige." Pero hindi sigurado yung tatay kung makakita siya o hindi. So, to cut the long story short, sinunod ng tatay yung request ng kanyang anak na si William Hart Dyke. Nung araw na kanilang kasal, nakatakip yung kanyang mata, at nung nakatakip yung kanyang mata, nandun sa harapan ng altar, ginupit ng kanyang tatay yung benda sa kanyang mata. Nung bitanggal yung benda sa kanyang mata, dahan-dahan yung binuksan yung kanyang mata. At namangha siya doon sa kagandahan ng kanyang mapapangasawa. Natuwa siya. Nakita niya yung ganda ng kanyang mapapangasawa. Mga kapatid, mga kaibigan, marami tayong benda sa mata na kailangan natin tanggalin. At kapag hindi natin to tinanggal, hindi natin makikita yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Maraming benda sa ating mata na ayaw natin tanggalin, yung benda ng pride, yung benda ng awa sa sarili, yung benda ng self-pity, yung benda ng vices, yung benda ng pagtatampo, yung benda ng regrets sa ating buhay, yung benda ng worry sa ating buhay. God have already healed us, and God is telling us to take out that bandage in our eyes for us to see the wonder and the plan of our God in our life. Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yung benda sa mata mo. Otherwise, you will not see the plan of our God into you. Ganito po yung nangyari kay Elim doon sa kila Noemi. Tinanggal nila yung benda that they have seen. The grace, the love of our God. And they have realized yung kanilang pagkakamali. Kaya nga sinabi sa verse 6, sabi doon, "Arose, that she might return from the country of Moab, wherefore she went out to the place that she was." Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yung benda sa mata mo para makita na natin yung plano sa atin ng ating Panginoon. And these are things na we need to do. We need to learn of these things, and we continue to learn. Eh kung nga yung mga aso natuturuan eh. Sabi mo sa aso, turuan mo siyang jump, roll. O kaya is sit down. Susunod yan. Meron ba mga siyensya sa mga eksperto na nagturo ng kalapate? Oh, kalapate. No?
At in-experiment nila yung kalapate na binibigyan nila ng regular na pagkain. Pag binigyan nila ng regular pagkain, nilagyan nila ng tinatawag na button doon sa kanilang kulungan. Yung pindutan, isang green tsaka isang pula. No? Pag binibigyan nila ng regular na pagkain, yung araw-araw, 3 times a day, no? Pag pinindot ng kalapate yung green, may mga pagkain lalabas. So, tuwan-tuwa yung mga kalapate. Pag pinindot yung green, alam nila eh. Pag green, tup, alabas yung pagkain. Pag yung red, kahit anong pindot nila, walang lumalabas sa pagkain, yun yung regular na nakakulong. Okay? So, ang ginawa nila, ano kaya? Huwag nating gawing regular na nakakulong. Pakawalan natin. No? So, pagbalik dito, ang nangyayari, ang pinipindot nila, yung pula. Kasi nga, hindi regular. Kahit anong pindot na dala sa pula, hindi lumalabas yung pagkain. Misa pinipindot nila yung grill, lalabas yung pagkain. Pero pagpapakawala nila uli, pagbalik nila, hindi nila alam kung ano na ipipindutin. Yung pula o yung green. May mga pagkakataon pa, ayon sa eksperimento, pagbalik nila doon sa kulungan, pag pinindot nila yung green, lalabas sa pagkain, pipindot nila yung red, lalabas, walang lalabas sa pagkain, nakita nila, inuuntog ng kalapate yung kanilang ulo sa kulungan. Pero doon sa mga kalapate na regular na nandoon, parating green ang pinipindot. Dahil alam nila may pagkain doon sa green na yun. Nakuha niyo po, anong sinasabi ko po rito? Kapag ang mananampalataya merong regular na prayer time, regular na worship, regular na pagsamba, regular na meditations, regular na key group, alam nila kung ano yung pipindutin. Alam nila kung ano gagawin. Pero sa mga hindi regular, na paminsan-minsan lamang, mas maraming dahilan para wag mag-umatin ng care group, para mas maraming dahilan para wag mag-simba, hindi nila lamang gagawin nila. Because they don't have any regular meditations in their life. They don't have a regular prayer in their life. They don't have a regular worship service in their life. Their feeding is constant. It's not constant. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo gayahan yung kalapate. And this is what happens sometimes to us. And this is what happened to Elimelech. Kaya siya bumagsak. Because they don't have perhaps a regular worship and serving and meditations to our God. Hanggang nasakop na sila yung buhay nila ng Moab. Na iba na. Because nagkaiba-iba na. Because nagkaroon na ng confusions. Nalito na sila pagkat hindi regular yung kanilang pagsamba. Dito po ako magtatapos sa istoryang ito. Ay, salamat, tapos na si Pastor. Hindi ko alam kung sa mga kabataan ngayon, ay alam pa yung tinatawag na circus. Siguro, sila Tita Carol, sila Tita Rose, sila Tita George, no? Sila Tita Janet, Tita Marisa. Alam yung circus. No? Alam nila kapag yung nandun yung tent, no? O minsan sa Araneta Coliseum, o kaya sa ibang merong circus na merong mga clown, merong lion, merong mga palabas, no? Na may mga umiikot na kabayo, no? So itong story nito ng circus na nagte-train ng lion, dumating yung portion doon sa circus na ito, nagte-train ng lion. So naglabasan yung mga lion. Doon sa lion na yon, pagkalaki-laki nila, tapos merong siguro mga 10 yung lion na yon, no. Ang hawak lang mga nung nagte-train yung latigo tsaka yung silya para mapasunod yung lion na yon kung tatalon, kung tatol pupunta doon sa circle na merong apoy o kung uupo. So, dala-dala niya lang yung latigo tsaka yung upuan. So, habang nagpapalabas yung yung sa circus nito na pinapasunod yung lion, dalamang upuan tsaka latigo, biglang nag-brown out. Biglang nag-black. Brown out o black out yata. Biglang nawala ng ilaw, nawala ng kuryente. No? So nakita ng mga nanonood na nagsigawan, na naku, baka kainin siya ng leon na pagkalaki-laki, no? Nakita nila na nandun yung 10 leon na kapaligid sa kanya, no? Napakahabang 30 seconds. Na alam nung nagte-train, nakikita siya ng lion. Alam niya,
na nakikita siya ng layon, pero madilim, hindi niya nakikita yung layon. After few seconds, after 30 to 40 seconds, nagkailaw ulit. Natuwa sila, nandun uli yung nagtitrain nung layon. Buhay, nakangiti pa. So right after the show, tinanong siya, anong ginawa mo? Bakit hindi ka kinain? Bakit hindi ka nilusob? No? Kahit nandun madilim ka, anong ginawa mo? Sabi niya ganito, hindi alam ng leon na hindi ko sila nakikita. Hindi alam ng leon yun. So ang ginawa ko, nagpatuloy ako sa pagpalo ng latigo. Hindi ako humihinto sa pagpalo ng latigo for 30 seconds at pagtulak doon sa silya. Hindi ako humihinto. Dahil pag huminto ako, alam ko na merong pangit na mangyayari sa akin, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi sa banal na kasulatan, the devil is like a roaring lion. Nakapaligid, paikot-ikot sa atin, na kapag huminto tayo sa pagbabasa ng Bible, huminto tayo sa meditations of His Word, huminto tayo sa panalangin, huminto tayo sa pagsamba, sa paglilingkod sa Kanya, we will be attacked by the lion. This is what had happened to Elimelech. Huminto siya. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang hihinto. Keep on worshiping, keep on serving, keep on meditating, keep on praying, keep on serving our God. Huwag kang hihinto. This is life that we need to enjoy with our God, especially in this new normal. This must be our new normal. Na paminsan-minsan magbabagal tayo, minsan humihinto tayo. No, sabi mo, huwag kahihinto. So ano nakikita natin dito? It's a life. Una, there was what you call a language life. We've learned this one in our own struggles, in our own pain, na nagkaroon tayo ng desisyon na hindi natin isinama ang Panginoon. And we tend to have this independent life. Nakakala natin kaya natin, hindi natin kaya. And there must be a fatal consequence, a fatal life that we thought that when we plan na hindi natin kasama ating Panginoon, we will succeed. No, you will not. The best thing you do is to exhort your life. We need to do something. That will be a new norm. You need to do something and go back to God. Ano yung bagay na hindi pa sinusuko sa Panginoon? Ano yung bagay na kinatatakutan mo, sabi sa Revelations, galit din ang Panginoon sa mga duwag? Kinakabahan ka? Baka kanin madidinig ng sa mga kakilala mo? No. Go back to God. In every decisions, in every plan of your life, give it to our God. Give it to our God. In every detail, ilapit natin ito sa Panginoon. Ano pa hindi po na isusuko? Ikaw lang, kapatid, na nakakaalam yan. Whatever that might be, give it to our God and trust our God. In fact, He loved you so much and He died for you on the cross. Gusto niya tungkunin. Tinatsaga ka ng ating Panginoon. At patuloy kanyang tsatsagay. At huwag mo nang hintayin na dumating yung tinatawag na pagpapalo o yung bato na tumatama sa atin para tayo bumalik. Right now, this morning, God is talking to you. God would like to hold you. God would like to comfort you, strengthen you, and experience His love, mercy, and grace. Let us pray. Aming Panginoon, ang mga pangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong katiyagaan, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya. Panginoon, ngayong umagang ito, kung meron pa kami hindi na isusuko sa iyo, Lord, continue to search our heart and our mind. Whatever that might be, Lord, our regrets, our pain, our struggles, our difficulties. Sometimes, Lord God, may mga plano kami na hindi ka namin sinasama. Lord, forgive us. Sometimes, Lord God, we entertain our emotions, our pain in a very long time. Lord, forgive us. Sometimes, Panginoon, iba nagiging priority namin, Panginoon. Lord, forgive us. Sometimes, Panginoon, we dwell on the things that
that is difficult for us to understand, and we take you out from the equations. Lord, forgive us. Lord, right now, we continue to dedicate. We continue, Lord God, to offer. We continue, Lord God, to commit ourselves unto you. And in fact, oh God, we open our heart and our mind right now to entrust our life unto you. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.